Hello mga kalodi, welcome po muli sa ating channel. Isa na naman pong tutorial tips ang hatid ko po sa inyo. At bago po yan, gusto ko pong pasalamatan ang mga bago po nating subscribers sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa support mo. Ngayon po, pag-usapan po natin kung bakit po ba mahina ang lamig ng ating window type na aircon. Pangalawa, paano po ba ang tamang pag-maintain ng ating window type na aircon? Pangatlo, bakit po ba nagyiyelo ang evaporator ng ating aircon? So lahat po yan guys, yan po ang ating pag-usapan sa videong ito. At sana tapusin niyo po ang ating video at para may mapupulutan po kayong kunting kaalaman tungkol sa ating window type na aircon. So guys, tara. And guys, pag-usapan na po natin. Una, kung bakit mahina po ang lamig ng ating mga aircon. Ayan, so yan po ang ating pag-usapan po natin ngayon guys. Ito po ay mga basic tutorial lamang po ang ating ibibigay po sa inyo. So una po guys, malalaman po natin yung ating aircon kapag mahina. So dapat po guys ay naka-seal lahat yung kanyang, wala po siyang mga possible na mga sinisingawan. So lalo na po sa pagkabit po natin ng aircon, siguraduhin po natin na dun sa frame ay wala pong mga leak, no? So wala po siyang, naka-seal po lahat yung gilid at wala pong possible na singawan yung lamig dun sa kwarto natin. So kailangan po siya ay naka-sarado. So wala po tayo kailangan makitang mga buka na mga possible na mga labasan ng lamig ng ating kwarto. So yun po guys ang una po nating titingnan, ano po. So pangalawa, titingnan din po natin guys yung ating aircon, baka po siya ay madumi na rin, ano. So meron po siyang filter o dyan sa harapan. So meron pong filter na sumasaga po yan ng mga alikabok o dumiman. Ayan, so kailangan din po natin titingnan. Yan din po ay nakapag-cause din ng mahina din po yung labas ng lamig, ano? So nakakabawas din siya. So kailangan din po yan na malinis yung kanyang filter. Pangatlo, yun pong aircon po natin guys ay meron pong capacity ng square area, no? So yung aircon po kasi natin guys, meron lang po siyang kapasidad na kung hanggang saan yung kanyang mabibigay na lamig sa kwarto. So magbibigay po tayo guys ng example, ang isang 1 horsepower. So ang isang 1 horsepower ay dapat po ang range lang po niya ng area sa kwarto ay mga 12 square meter. Ayan, so yan po guys yung kaya pong palamigin. So yun po yung sakto na aircon na kung saan pag bumili po tayo ng aircon, dapat po ay angkop doon sa kwarto. Baka naman po ang aircon po natin ay napakaliit, pero malaki po yung kwarto natin. So mahirapan po talagang mag-sustain ng lamig yung ating mga aircon. Ayan. So kailangan po guys, check din po natin kung angkop po ba yung ating aircon. Pwede po kayo magtanong sa mga technician kung anong dapat na standard sukat ng aircon na horsepower na angkop doon sa kwarto na ipinaglalagyan natin. So yun po guys ang may papayo natin po sa inyo. And then pangatlo po guys, check din po natin, baka po wala na rin po siyang preon, ano. So paano po ba natin malalaman ng isang aircon kapag wala na po siyang preon, lalo na sa window type? So sa window type po guys, simple lamang po ang ating gagawin. Basic lamang po, meron pong likod yung aircon natin. So punta po tayo dun sa likod, ano. So hipuin po natin yung part ng likod ng ating aircon kung saan man po yan nakaharap dun sa likod ng ating kwarto sa labas. So hipuin nyo lang po guys, tapat nyo lang po yung kamay nyo at titingnan nyo kung medyo mainit po ba ang likod ng aircon natin. So kung malamig po siya guys, so
it means na talagang wala na po siyang prion, no? So konti na lang talaga ang prion niya. So yun po ang palatandaan natin. Ayun. So pang-apat, kaya din po siya, guys, nagkaroon ng nawawala ng prion dahil nagli-leak. So may possible na may leak din po yung kanyang mga copper tube, no, sa loob ng aircon. So yan po ang naging possible, kaya kumbaga humihina na po yung ating aircon. So sana po, guys, ay meron po kayo natutunan dito sa kung bakit mahina ang lamig ng ating mga aircon. Ayan. At ang panghuli, bakit nagyiyelo ang ating evaporator ng ating aircon? So yan ang maraming paliwanag po nating maibigay po sa inyo, guys, ano. So marami po kasi, guys, na cause kung bakit na nagyiyelo ang evaporator. So una, guys, hindi tama ang setting ng thermostat natin, ano. So kapag hindi po tama ang setting ng thermostat, so hindi po siya nagka-cut off, ano. So tuloy-tuloy po yung kanyang takbo ng kanyang compressor kapag hindi po siya tamang nakasit sa thermostat, ano. So ang tamang setting po kasi, guys, ng thermostat man lang at least mga 6 o 7. So isi-set po natin siya para magkaroon po siya ng hindi po siya magtuloy-tuloy, ano. So masisense po niya ng maayos. Tamang setting po natin, guys, ng thermostat natin at least 6 or 7, ano. So para mag-automatic po, guys, para hindi po magtuloy-tuloy ang andar ng ating compressor. So yun po ang cause ng kung bakit nagyiyelo, ano. So meron pa po tayong cause kung bakit nagyiyelo yung ating evaporator. So check po natin, guys, baka madumi na ang fins, ano. So gaya nga po ng sinabi ko po kanina, so kailangan din po talaga malinis yung aircon natin, ano. So kailangan talagang ma-sprayhan o malinis yung fins po, guys. Yun po yung nasa harapan, ano, yung nakikita natin parang mga aluminum na nasa loob. Lambot lang po siya, so baka po siya yung mga barado na rin, so baka madumi na rin siya, so kailangan na rin siyang malinis. Ayan. So hindi po siya, hindi po makadaan ng tamang hangin, so hindi siya nadadaanan ng tamang hangin, hindi makapag ano ang hangin, ano. And then check din po natin, guys, baka may problema yung kanyang thermostat, ano. So baka yung kanyang thermostat ay sira na rin, kaya hindi na rin na kukontrol ang temperature. So check din po natin yung thermostats niya. Ayan. And then check din po natin, guys, yung kanyang fan motor, baka hindi na po nagbubuga, ano. So hindi na po nagbubuga ng tama yung kanyang fan motor, hindi na nagsa-cycle ng tama. So yun din po, guys, ang sanhi minsan ng kung bakit nagyiyelo. And then check din po natin, guys, yung kanyang capacitor. So baka yung kanyang capacitor ay sira na rin po. Ayan. So yan ang kailangan po natin gawin para maiwasan po yung pagyiyelo ng evaporator sa aircon natin, ano. So siguro, guys, check din po natin, ano, baka may problema din yung wiring connection ng fan motor, kaya hindi rin po siya nagpa-function, ano. So may mga marami po kasing cause yan, guys, ano. So siguro ang nakakaalam na rin po niyan ay yung mga technician natin. So kailangan niyo nang magkonsulta, ipakonsulta niyo po yung mga aircon natin sa mga eksperto, ano, sa mga technician para po maagapan agad ang pagkasira. So yun lamang po, guys. Maraming maraming salamat po at sana po wag po kayong magsawang sumusuporta sa ating channel. Bago po, guys, sana wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share din po, guys, ang ating video para marami rin po tayong
para marami rin pong makakapanood ng ating mga videos. So maraming salamat po guys, at maraming sa suporta po sa panonood nyo. So welcome po muli guys sa ating channel. Goodbye.